Pigment siya, Kuyi Pigment. So may settings akong binago diyan. Ayan, isang problema sa pigment pala ano mga ka-printing. Yung gray niya nagigreenish, pero tingnan niyo to, yung gray niya. Yung shade ng pagka-gray niya ayan, gray, hindi siya greenish. Tapos tingnan niyo to, ang tingkad. Ang tingkad ng itim. So ano yung settings ko niyan, share ko na rin ngayon na dito. Marami na rin kasi nagtatanong tungkol dyan sa pigment eh. Baka applicable din to sa ibang modelo ng ano ng Epson. Baka pwede rin sa L805, sa L3210, L121, L130. Yan, halos pare-parehas naman yung ano niya, yung itsura ng printing preferences. So, ito yung settings ng ano ko. Itong L1300. Masyadong... So, ito. Ito yung L1300 pigment. Teka, alagyan ko lang ng ano, ng stand para hindi magalaw tong ano, camera. O, so yan mga ka-printing, naka-stand na yung ano, camera. So ito yun, Epson L1300. I-on ko yung ano, yung printer. Kasi naka-grayscale, ibig sabihin siya naka-offline. Ayan, nag-ano na. Ibig sabihin naka-ano na siya. Ito yan o. Naka-online na. Ready to print na. So yung settings niya, printing preferences. Atin. Ayaw ah. Naka-ano pala, mawawala eh. So, printing preferences, 'yan. Ito na bago ko na 'to ah, mga ka-printing. 'Yan. Medyo ano pa natin para makita. So dito sa advanced to custom advanced, ito yung settings ko. Ito yung mga values na nilagay ko. Ayan, yung brightness, negative 10. Kasi medyo light siya eh. Light yung pigment. Kaya nini-negative ko para mag-dark. Tapos yung cyan, ginawa kong 10. Yung magenta, ginawa kong 20. So laruin nyo na lang dyan. Tapos yung yellow, ginawa kong 5. So yung naging resulta niyan, eto yung pagka-gray niya. Ayan. Gray niya. Ayan yung magenta, yellow, cyan, black. Yung black niya, tingnan nyo. Solid na solid yung pagka-black. Tapos tingnan nyo yung ano. Ayan. Ito yung skin tone. Ayan o. So, ayan. Diba? Try natin ha. I-try natin yung ano, yung settings ko. Maglalagay ako ng photo paper. Pigment to, Kuyi. Yan. So, painting. Nilagyan ko lang ng ano, para yan. Makita ko kung magigreenish tong ano, tong gray. Tapos, ito yung picture ng anak ko. I-print ko. Bali, dun sa printer driver, sinet ko na yon yung mga settings na pinakita ko kanina. Pero, pwede nating i-double check. Yan. Hindi ko na iahaya kasi matagal yan eh. Yan. Standard lang. Sa more option, i-check natin yung settings ko. So, walang di nagbago yung settings ko. Kasi, sinet ko na yan dito. Sa kanina.
Ang daming naka-open kasi. Yan, sinet ko na yan dito. Kasi kung sa Photoshop, mawawala yun. Magbaback to zero yun. Tsaka oo nga pala. May isa pa akong settings dyan eh. Para mag, ano, yung naka-align dito sa 1300. So sa maintenance yun, tapos extended settings, tapos naka-negative 2 ako. Ayan o. Naka-negative 2 para ma-center. Na-video ko na rin yan dati. Nagawan ko na rin yan ng video para pantay na pantay yung back-to-back printing. So, balik tayo. Ayan yung settings. Negative 10 yung brightness. Negative 10 yung brightness. Ayan. Yung cyan 10. Yung magenta 20. Yung yellow, negative 5. Hindi ko na ginalaw itong contrast tsaka saturation. Yan. So, print na tayo. Lagyan na natin yung focus ng camera dito sa printer. Malulobat na kasi, oh, kaya nakikita nyo yung wire. So, ayan. So, yung inoobserbahan ko kanina, yung previous video, ayan, na-observe ko, bumilis-bilis yung print nung nalinis din yung guide. Ito, medyo hindi nahirap yung carriage. So, pagpasensyaan nyo na ako, baka namamali ako ng, ano, ng pronunciation. Ito yung printer head carriage. Yan. Mabilis na siyang gumagalaw. So, isang factor din po yun, ha. Tapos, bumili ako ng grasa na para sa printer. So, pag dumating yun, applyan ko yan. Lalagyan ko yan ng grasa. Yung bakal na yun, gumagalaw-galaw. Yung guide. So, ito mga printing na pigment. So, mga ano ha, yung nakaka-experience ng Greenish, itry nyo po yung settings ko. Kung magiging applicable sa printer nyo. Pero dito sa L1300 na susubok ko, yan. Hindi siya nagano, hindi siya ano, lalo na yung gray. Nakita niyo naman inano ko pinakita ko kanina, gray na gray siya. Pero subukan ko rin na naka-zero 'yon nung naka-default yung settings. And so far, medyo maganda yung ano, yung feedback nung ano, nung ginawa kong settings kanina, yung previous video na sobrang bagal, pinalitan ng CR motor, ni-reset yung heat protection ano, counter. Yan. Yun nga lang, kailangan mo ng working L1300 na mabilis pa, walang problema, para makopya mo yung firmware niya, yung EEPROM. So, ito yung naging resulta. Tsaka walang issue sa akin to yung guhit, ha, sa ano, walang roller mark sa L1300. Ayan yung resulta. Ayan, medyo patatagalin ko. Ayan yung pagka-black niya. Most likely medyo may konting ano na, medyo ano sa dye. Yan, gumanda. Ito yung gray. Yan, yung problema, yung gray, nagiging greenish daw yan. Ayan yung gray. So, ibalik ko dun sa zero settings. Yung previous, yung talagang default settings. So, mag-print pa tayo ng isa. File, print, page setup, more option. Ayan. Palaki natin.
Hindi na. Advance. Balik natin sa 0. 0, 0, 0, 0. Yan yung default. Tapos print natin. And medyo ano, na-eliminate na yung issue ko dun sa ano, sa sobrang bagal. Pero ano ha, mga ka-printing, do it at your own risk. Wala po tayong sisihan. Ito ay sinishare ko lang yung experience ko. Kung hindi nyo nagugustuhan yung ibang mga video ko, pwede naman po tayong humanap ng ibang channel na makakapag-satisfy sa gusto nyong talagang ano, malaman. So, dito po sa BHENTECH TV, based on my experience. Tsaka meron tayong actual na unit. Ayan. Lagay tayo uli ng papel. Ito yung settings ko ah. At yan yung default settings. So far, ayan. Nung kanina, nakapag-print na ako ng marami. Hindi na siya sobrang bagal. So i-try nyo na lang mga ka-printing. Wala namang mawawala eh. Kung ano, gagawin nyo. Kesa naman ano, bumili kayo ng bumili ng parts. Yun nga lang, maghahanap kayo ng working ano, L1300. Tapos linisin nyo na rin yung guide na yan. Bili na rin kayo ng grasa. Bali yung grasa, 960 pesos. Tapos yung shipping, parang nasa 90 yata yan. Parang wala pang 100. Kasi baka umano rin yan uli. Wala na kasing lubrication yan eh. Napunasan ko na eh. Kasi hirap yung motor eh. Pag hirap yung motor, syempre, mas madaling mag-iinit yung ano, yung CR motor. Yan, kailangan lang siguro ng maintenance. So, i-check nyo rin yung printer ninyo kung ano yan ah, yung medyo masikip na. Hindi na nakakagalaw ng maayos yung carriage. Yung L121 walang ganyan. Parang ano lang, nakaipit lang yung head sa dinadaanan niya, yung guide niya. Kahit ito walang ganito eh. Ang nakita ko lang na may ganyan, yung L805. Ito, L1800. Yan. Hindi ko lang alam sa ibang higher model pa. Kung ganyan din yung disenyo ng guide ng printer carriage niya. So, ayan yung settings niya. Ayan, yung original settings. So, ayan yung original setting mga printing. Zero ah. Zero yung ano niya. Ito yung na-modify ko. Ayan yung na-modify ko. Layo. Ayan. Ito yung settings nito. Yung brightness. Negative 10. Negative 10 yung brightness. So, ayan mga ka-printing. Baka maging applicable din to sa printer ninyo. Subukan ninyo po. Yun nga, yung settings na ginawa ko, yung cyan, again, 10, yung magenta, positive 20, yung yellow, negative 5, tas yung brightness, brightness negative 10. Yan. So, hanggang sa muli mga ka-printing, maraming salamat. Yan. Sa buhay na naman yung L1300.